be guiltless before the Lord and before Israel, and this land shall be your possession before the Lord. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Be sure your sin will find you out. Let's pray, Lord, na salamat sa inyong mga salita. Sa Bible quiz, Panginoon, nawa nakita namin at least na survey namin or na overview po yung nangyari sa tagpo na ito, Lord. Sa chapter 31, medyo may firstness, Panginoon, brutality even. But maintindihan namin yung reality ng ito sa aming buhay din, consequence nito, Lord, para i-deal to, Lord. So, kayo pong malalati, may abayin yung bautisa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good evening po. Parang gabi na, no? Good evening sa bawat isa. Title po natin ngayon. So, na kanina, Bible quiz niya yan, 31 and 32. May common theme po dyan. Maniwala kasi hindi. Ngayon sa Bible eh. Ayan, title po natin ngayong gabi, hapon, Sorry. Dealing with harsh reality and consequence of sin. Okay, ulitin ko. Dealing with harsh reality and consequences or consequence of sin sa Tagalog. Paano natin i-handle? Paano natin? Anong gagawin natin? Basically, dahil may mga bagay na sinabing harsh, ano yung harsh? So, parang ayaw mong pag-usapan, no? Masakit, mapait, malungkot, mahirap. May mga ganong reality, no? Reality situation, dyan siya. Katulad ng ano, sakit, minsan nawalan ka ng mahal sa buhay. Amen? Yeah. Nangyayari talaga, tayo mamatay. Pero, medyo ano yun, hindi yung biro-biro. Pero kailangan na, reality yung nangyayari. Ano pa? Na-reject ka, ano pa? Hirapan ka, napilayan, ano man yan. Inayawang ka, ano pa? Bumagsak, yan. So, actually, itong tatakil natin ngayon dito, mas malala pa. Okay? And in a way, many ways, actually, controversial to. Okay? Kaya ipuntahan itong preaching natin ngayon. Sana makuha natin yung mensahe. Okay? Ano yung consequence? Yung dahil sa nangyari, especially kasalanan, may consequence yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, wala, nakakaalam, kalimutan na natin yun, or something. Okay, napalo na ako, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Lalo yung mga bagay na, lalo pag adult ka na, nasa utak ko lang naman, hindi naman alam yan eh. Kaya yun nga, minsan, ano, pinapalampas naman niya, palate-late ako, minsan, hindi na ako tapat, hindi naman nag-pray. Pinapalampas lang sa palagay mo. Okay, and then yung mga bagay na malala pa. Yung kamatayan, hindi lang kamatayan, marami. Mga judgment ng Diyos, kasalanan, kadumihan. Ay, makikita natin dito, di ba? Sa Bible quiz nyo eh. Talagang dinetalye pa yung pinatay. Tapos bandang huli, ano, hindi yung pinatay? Patayin yan! Kaya yung iba, pag dinitinan yung Bible, parang na aloof. Yung iba ay inaayawan. Ang problema, yun ang Diyos na nagsabi nun. O sino ba magsasabi ng tama at mali? Kaya yun yung, kaya i-deal natin ngayong gabi yun. Kasi karamihan yung kabataan, yung iba, baka magkakaproblema kayo na, ano nga si Shana, nagawala dun. Pen, yan naman na lang, patulungan. So yan, actually, ang dami yan, sa dami natin, yung soul winning tayo, or even sa online, sinasabi nila yung objection nila, against the Bible, Christianity, and yung pakaniniwala sa Diyos, religion. Ito yung babanggitin nila, Diyos nyo naman, pinatay bata, pinatay, siya gumawa nun eh. Hindi lang nasasagot kasi. Pero ngayon, i-deal nga natin para wala na kayong tanong at lalo magtiwala kayo sa Diyos lagi. At simula nga, lagi naman, yun ang ano natin dyan eh. And then sa 32, ito yung medyo may kinalaman din mamaya sa gagawin natin, Lord's Supper, dahil very sensitive yan, no? So, yun ang Diyos ng kasalanan. Alam natin dapat yun. Eh, nagkakasala pa rin tayo. Merong dealing ay doon.
So, aralin natin yun. Ngayon, okay, ang title natin, Dealing with Harsh Reality and Consequence of Sin. So, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 points and then may application, 5 din. Ready na kayo? Amen. So, ano yung makakita natin dito? Ang realities na dapat natin tanggapin. Kasi pag hindi mo tinanggap yung reality, kunwari, iba, madrama lang, pero kasi nangyayari yun. Kunwari, ano yung mga matinding nangyayari sa buhay mo? Kunwari, iniwan ng asawa mo, yung mga ganun. Pag hindi ka makamove on, anong gagawin mo? Baka sakta mo yung sarili mo, di ba? Ano man yan. Hindi mo pati trabaho, pabayaan mo, pabayaan mo ibang relationship dahil sa nasirang isang relationship, hindi naman tama. Pero nang mataya nga, lahat tayo mamatay. So, pag hindi ka naka-move on, dahil ka lang malungkot, hindi ka naka, ano, hindi mo nagawa yung dapat mong magawa. Yan, sa kaisa church, may nawala dito. Parang hirap minsan, di ba? Isipin. Ganyan, ano pa? Hindi ka nakapasa, kung ano man yan. So, kailangan mong tanggapin. Kaya, isa na natin. So, number one reality na dapat natin i-deal, mamaya na yung paano. So, pero masagi din natin yung dito. So, number one, at nakita natin dito sa chapter 31 and 32, the reality of sin. Very basic, no? Sa totoo, may kasalanan eh. So, minsan tayo nagmamalinis, iba naman, inuturo natin ang kasalanan ng iba, reality pa rin yun, pero ikaw, ano ka? Yan ang tanong. Kasala ka ba? Dapat hindi yan nawawala sa atin. Aminin mo kasi totoo yun, pero i-deal mo ng tama. Kumari, talagang nasabi, nalaman, no? May ginawa kang mali. Anong gagawin na? Hindi, wala naman. Ganyan yung ano ng karami sa libutan. Alam niyo ba sa mga atheists, nabanggit ko dati sa inyo to, nag-umpisa ako, inaaral ko naman bakit. Ang ginagawa nila, para mapaniwala nila yung sarili nila at ibang tao na walang Diyos, kasi napakahirap nun, di ba? Pero ginagawa nila, pinapatunayan nila walang tama at mali. O paano yun? Hindi, pag nagkamali ka, ano lang yun, talagang yung laman mo kasi ay inano ka dun. Normal yun sa tao, yan, normal. When normal talaga nagkakasala, pero still, hindi pa rin tama yun. Nakita niyo yung ibang classification na tama at mali and then reality. Okay, hindi ibig sabihin na nadapa ka sa madalas illustration kasi mga preacher, gano'n, para ano eh, maintindihan natin. Kung nadapa ka sa pupo, lagpak yung mukha mo niya, no? O, yun dyan eh, anong gagawin ko? Yun dyan eh, hindi, tumasam mo. Diba? May mga excuse kayo ng ganyan eh, pinanganak akong katoliko, sarado, katoliko, kandado. Dito na ako mamatay, dahil ano? Ano ang dahilan? Eh, kung mali nga yan, no? Napatunayan na mali, o ano, dyan ka pa rin? Mga ganun eh. So, dapat maging malinaw sa atin. Yes, may kasalanan, pero aminin natin, acknowledge natin, pero iba pa yung gagawin natin about that. Hindi ibig sabihin, diyan ka mag-stay. Amen? Tapos iba naman, nabanggit nilagi sa inyo, yung dahilan daw, no? Kaya marami na yung atheist. Hindi ganun karami, pero meron. Bakit iba na yung atheist? Paano itatanggi na may Diyos, na may Creator? So, isa sa mga sinasabi nila, kasi yung sasama ng tao eh. Dahil may kasamaan, therefore walang Diyos. Dahil ang Diyos ay all-powerful, kaya niyang gawin lahat ng bagay, ba't may kasalanan? O, di ba? O. Pero iba naman yun, iba naman yung inalaw niya eh. May plano pa siya doon. Parang kanina nga, may pupo dyan, okay, yak. Pero pwedeng linisin. Eh di, may mga aso talaga dyan. Eh di, iwasan yung aso, bakuran mo, patayin mo aso, ano. Kailangan gawin. Maraming pwedeng gawin. Hindi natanggapin lang dyan na yan. So, sana nakuha natin yung reality scene dito sa chapter 31-32. Ano yung mga kasalanan dito? Di ba? So, palagi mo, bakit pinapatay ng Diyos yung mga Midianites? Wala lang, gusto lang niya. May dahilan yun. Kaya nga, pinakabisado sa inyo yung mga sinunog. Bakit sinusunog yung mga bakal sa palagi nyo? At tapos yung ibang gamit, nililinis nila lang gusto. Pwede spiritual application yun, pero actually, nung ni-research daw po ito, karamihan na yung mga pinapatay ng Diyos, pinaubos ng Diyos sa Canaanites, mga Canaan. Pinapatay ng Diyos, alam niyo kung bakit? Sobrang dumi, sobrang bastos, sobrang dumi, sobrang siraulo talaga, wicked people. At hindi maaalis yun, siyempre yung kabaklaan, laging sinasabi yan, kasi talagang pag may society na walang Diyos,
Laging ganun. May patayan, may... Yan, puro kabastos ang buhay. Lalo yun, dumarating yung mga kabaklaan. Kasi yung kabaklaan parang napakalayo na sa normal na tao yan eh. Pero ba't nandyan? Dumadami. Ha, bakit? Kasalanan na naman. Walang sumisita. Walang naakalang bakit may ganyan. Ba't may ganyan? Normal ba yan? Sabi nila, normal ako pinakakang. Hindi ganun. Hindi totoo yun. So kaya ang dudumi niyan, kaya nililinis nila. Amen? At saka nakakahawa yan. Again, kung hindi ko na isa-isa inyo na kasi alam natin eh. May mga points na lang ako dito. Kung binasa niyo yung exam niyo, sa 31, ano nangyari nga? So galit naman ito si Moses eh. Kasi pambihira kasi sabi ko patayin lahat. Yung mga bata okay lang, sabi niya. Di ba? Pero ba't yung mga babae? Kasi mga ako gaganda eh. Eh yun nga yung dahilan bakit kayo nung dahil pinatay sa inyo ng Diyos? Ang mga babae, kahit babae, hindi nakakalaban yan, pero nakakapag, nakaka-influensya yan. Alam niyo naman si Solomon. Nasira yung kingdom na napakatibay na supposedly. Matalinong hari. Re-establish lahat. Maunlad, mayaman. Maraming alliances. Wala na, hindi na matutumba yun eh. Mga babae, yun ang ginamit kay Solomon. Tumba rin, hati. Dito, binanggit ka sa 31, yung sa Peor, alam nyo na yon yung bida rin si Phineas dun, yung pinatay niya yung ano yun. Kasi talagang, ano yun, loko-loko eh, kasasabi lang na huwag niyong gawin yan eh. Umiiyak na ibang tao, na peste na, tapos meron pa, ah, ito pala yung aking, ano, prostitute. Hindi lang prostitute, pag inaral niya, parang may, ano yun eh, may katayuan, anak ng something na leader yun, di ba? Kabisado, pero yun eh. So, ibig sabihin talagang, tinira sila, ibig sabihin, pinagplanuhan sila. Sinabi yun sa 31 dito, ni Moses, di ko na, ano. Ayan, basahin na natin. Yan. So behold, this caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord in the matter of Peor. And there was a plague among the congregation of those. So dahil sa mga babaeng yan, yun yung ginamit. By the way, kaya napapansin ko ngayon, dati yung US lang yung ano dyan, kasi madaling kalokote sa US. Ginamit din ang US yan eh. Diba? Sa kanilang galing yan, yung mga pornography sa kanilang... Pero napapansin ko parang umakalat. Ngayon, puro mga Chinese na. And yung Chinese, lahat yung ina-adopt yan eh. So ginagamit, parang di sila pag, eh, wala, hindi lang kayo maganda, kapitin. Ang dami na sisira dyan. Lalo mga kalalakihan. Kasi kahit malakas ka sa ibang bagay, pag lalaki ka, normal sa'yo na di-desire mo yung ganung bagay. Tapos i-anag ito. Sisi-juice ka nyan. O, anong gagawin mo? Pahinaan mo yun. So kung tanga-tanga ka rin, wala kang guidance sa Diyos, ano nangyari sa kanila? Ganun. So inisip na, pare-para tayong lalaki, hindi ko maasawahin ito. So, maraming excuse yan eh. So bandang uli, pumatol sila, nagalit ang Diyos sa kanila dahil pinatay sa kanila. So sana malinaw na may kasalanan, hindi ibig kasalanan pa rin sabihin, i-label natin kasalanan yun, hindi yung katulad na ginagawa ng yan, mga atheist nga, wala namang masama eh, wala. Hindi siya pinapainggaw, inaarag yan, sakit din minsan sa ulong, gagaling din eh. So pero, hindi tayo uusad doon, mag-progress pag nakinig ka doon. So una, reality of sin, dapat maintindihan natin may kasalanan, dahil may kabanalan, ayun na Diyos ng kasalanan, may consequence din yan. So, yun na nga yung mga iba dito. Kaya yung number two, reality of punishment. Nakita naman natin, di ba? So, dahil sila, ang pag-inumpisa nyo ito, naalala ng Diyos, ay, loko-loko itong mga Midianites at saka mga Moabites yan. Nag-kutsabahan yan eh. Moabites si na Balak. Pero yung Midianite, ayun siya nagsabi sa kanila eh. Nasabi, yun, nako, saka mo pinatayin dito. Ginag-aralan mo yan. Kaya sila yung actually tinira dito ng Diyos. So, naalala, oh, yung ganitong ginawa sa'yo, patayin nyo yan. So, ano number two? Reality of punishment. Sa atin at sa ibang tao. Okay? So, sila sana, hindi namin bigla. Saka si Chris. Baka isipin nyo, pinapasok ko dito. Church ba to? Itong tunay na church, amen? Hindi lang tayo ang tunay, ha? Sabi ko, ito yung tamang tunay tipo ng church. Pinipreach yung Bible, so normal yan ha. Babanatan yung dapat banatan. Okay, ganun yun. So, nasa na ba ako? Yan, so, okay, may bigla. Yan ang gusto ko sabihin ay,
Yun nga, so ano nangyari doon? Pinatay, inubos, nagtira man lang yung mga talagang harmless na, yung mga batang babae na pwede nilang gamitin sa ibang bagay, no? Then yung ibang hayop na pero yung mga gamit, again ha, nilinis nila ng gusto. Nabanggit ko kanina ng bakit madumi mga bakla. Hindi pa masyado, no? Sabihin ko kasi nakalimutan ko eh. Yung mga bakla daw, alam niyo ba kung saan ang galing AIDS? Alam niyo ba ang galing AIDS? Yung AIDS ay wala, HIV, walang gamot yan. Nagtataka yung mga, sabi na iba, in-engineer. Pero interestingly, pag tinignan mo yung data, puro bakla yung merong HIV. Ba't ganun? Ba't yung mga normal na tao wala? Ba't ganun? Kung virus yung tumatalon yun, bakit nasa mga bakla lang? Ibig sabihin kasi, yung alam nyo na ginagawa nila, di ba, kadiri, madumi po yung mga yan. Walang pakialam yan sa, ano, again, sinabi rin sa Bible, yung mga lasinggero naman, nakakita ba yung lasinggero, mga club na mabango, tsaka maano, lilinisin yun mamaya, mamaya puro suka na naman, puro tayo, puro ihi. Ganyan pa, kaya huwag nyo i-disarya, huwag nyo pag, uy, cool na cool, oh. Baho doon ako, sorry, na-experience ko kasi. Alam mo na sa college, nakwento ko na sa mga luma dito. Nagsisi ako, sabi ko, at least nakita ko din, ang pangit. Pero yung papasok pa lang kami doon sa ano, uy, yung gagawin ha, yung magka-college dyan. Eh, syempre, si daddy no, medyo ano doon, mahaluwag. Eh, syempre, nag-usap-usap pagkatapos ng ano, hindi na, graduation pa yun. Basta katapos ng klase. Oh, magana tayo. Ah, wala akong alam. O, di sige. Papasok pa lang kami doon sa kalam. May umiihi ng ano. Parang foreigner pa. Ano si Erap, di ba? Nabalitaan niyo ba yung Erap? Napakabastos eh. So, wala silang pakilang paglasing ka na. So, may posisyon ka pa. Matatakot yung ibang mga gwardiya. Sa palagay mo, sisitahin ka doon. Ay, lagi ka doon. Magbabayad ka ng ganyan. Nalilibre ka doon. Ganyan yung mga yan eh. Politiko, hindi lahat. So yun, so napakadumi doon. Eh, lalo yung po magmaraming bakla dyan sa lugar, sa bansa na yan. Ano sa palagi nagpagagawa ng mga yun? Kahit mga bahay nila sa Bible, sa kay Asa, tsaka kay Joash, yun na-revive yung is Joash tuloy, Josiah. Pag nare-revive siya, pinapatay yung mga bakla. And then pati yung bahay nilang bakla, sinisira. Bakit? Kasi ang daming karumihan doon, madumi yun. Kahit anong linis mo doon, mahahawa ka doon, nag-i-evolve yung mga virus doon. Yun ang totoo. So kaya minsan di natin maintindihan yan kasi pag media lang ang ano mo, yung mainstream media lang, di nila abanggitin yan eh. Pero kahit yung mga nurse, alam nila yan. Ako, nung pag nag-ano kami, APE, tatanungin ka yan eh. Diba? Sino nag-APE dito? Tinatanungin ba? Diba? Ano? Sabi mo sa akin, ikaw ba ay nakikipag ganyan? Laba sa asawa mo, sinahulo ka. Pero syempre, alam nila yun eh. Data yung sinusurvey nila kung sakali lang. Na pag umuo ka doon, lalo mga bakla. Bakla ka ba? Oh. So, oh. Tapos malalaman siya pa yung mga masakit na makukuha sa'yo. Ah, mga di-diagnose sa'yo. So, sinasabi ko to kasi baka yung iba dito sabihin, nagabi naman ng Diyos, ba't pinatay yung mga ano? Alam ng Diyos kasi lahat at gusto niya malinis yung titira nung mga Israel nung time na yun. So party talaga yan, kailangan ubusin yung dapat ubusin. Huwag yung gagawin ngayon yan ha. Lagi sinasabi sa inyo eh. Yun ang dapat, yun ang the best. Pero sa panahon natin ngayon, may paraan naman para umiwas dyan, okay? So yun. So kaya kung baka din alam iba, bawal bakla dito. Amen. Amen. Ayun, naalala ko tuloy si Johan, ang laki ng katawan. Bad, baka ikaw maging bouncer namin, ha? Ha, baka yun ang ano, ang bakla. You throw out the sodomite! Okay, next tayo, reality of sin, reality of punishment. Kaya ito po yun. Kaya may, malinaw po dyan, di na iya ang Bible sa ginawa ng Diyos. Dahil madumi itong mga taong to, pinapatay, inaubos, pati nilinis, pati yung mga nakuha nilang doon spoils and prey. Yung spoils and prey, pati na lang. Next is the reality of disobedience on God's commandment. Okay ha? So yung iba po, natitisod sa church, alam yung dinadahilan nila. Eh, si kapatid, ganyan.
Panay late naman eh. Siguro hindi importante sa church na to yung dinamay yung buong church eh. No? Ay, kilala kami dyan oh. Natiwalag pala si ganyan eh. Siguro ganyan, hindi pala sumusunod eh. Kahit ang tindi ng preaching niya pa. Reality yun. Hoy, huwag mong gawin excuse yun. Anong nangyari dito? Wento ko na lang mabilis. Sinabi nga, ubusin, hindi inubos. Di nagaling si Moses. Eh, bandang uli, di inubos din. So, ibig sabihin, dapat i-deal natin ng maayos yan. The fact na may kasalanan, may punishment, yung iba, inutos na ng Diyos, hindi pa sumusunod. So, huwag kayong matitisod doon. Dapat maintindihan natin na yun ang reality. Sa church, yan ang reality. Huwag kayong matitisod. Alamin nyo lang ang dapat yung gawin sa reality na yan. Amen? Bilisan ko lang. Next is, medyo may... Ano bang kasalanan yung nabanggit dito? Sa chapter 32, sinong bida dito? Yan, Reuben, Gad, and half of Manasseh. So, ito po kasi yung... Kung tatalo tayo sa ating mapa, bilis lang po. Palala nyo lagi sa akin yung ano? Mapa ng Israel. Kalimutan ko lagi. Liit kasi. Anyway, yan yung mapa ng Israel. Oh, wala. So, galing silang Egypt, punta dito. Egypt, paganyan. Paganyan po yung daan nila. Kaya po, dito yung nakakita ng gusto nilang lugar yung Gad, Reuben, and Manasseh. Half Manasseh, okay? Dito sila. So, itatawid sila dito. Dito yung the rest of Israel, Canaan. So, ngayon, anong nangyari? Advance ang thinking nitong mga to eh. Kasi in-explain naman lang sa 32, ang dami namin cattle. Yan ang pinaka-main ano namin. Diyan kami magaling, yan ang aming hanap buhay eh. Eh nakita nila itong lugar na to, dito kanina, suitable ito sa maraming cattle. Kaya naisip na nila, oy dito na kami. Inunahan na nila yung judges. Ah, judges, Joshua, time. Doon pala naghatian eh. Kaya inunahan na nila. So ano yung kasalanan doon? The reality of preferring self to others. Okay? So, iba naman natitisod sa church. Ay, si ano, lalo si pastor, yan ang madalas eh. Huwag si pastor, may konting ano lang, may ginawa lang, nag-decision sarili niya. Bakit? Ba't si pastor, bakit ano, bumili ng ano? Ang ganda na sa para siya. Ba't siya bumili, ha? Pastor siya. Ganun. May mga ganong, may mga ganong thinking po, no? So, pero, allowed naman tayo doon, amen? Ngayon yung ba medyo mapapansin mo may pagka mga sarili din or hindi naman mga sarili kasi talagang alam mo na pag mayaman kami na, so, siyempre ang nasa utak mo na-earn ko to tulad nila uy nauna kami naisip namin una yun wala nang gagaya so ginawa nila kinlame agad nila yun o sa amin na to yan, nag-usap na sila. So again, sa church, pag nakita niya kahit saan pa, sa trabaho, tanggapin niyo lang. Pero i-set aside niyo, ito, ano to, ha? Makasalil ito, ha? Iniisip lang sarili niya. Kaya dapat tanggapin, no? Ganun talaga ang tao. Yung sinasabi ko, okay? Namaya at pag-usapan ko, paano may deal yun? Again, tanggapin mo nga. Hindi ko sinabing tama yun, ang sinasabi ko, yun ang reality. So dapat alam natin, i-handle yan, okay? O, last na agad, sa first part. So, ang ginawa nila, God, Reuben, pag binasa mo to, ang haba ng kwento eh, no? Kasi nga, bakit? Ba't makipaghatian na kayo? Tinaga, napangunahan niyo ako. Ang Diyos, saka si Moses. Later, ulitin niya kay Joshua. So, sinabi nila na dan, sino ba yun? Yeah, so sinabi naman nila dito kasi, sige, gusto namin to pero lalaban naman kami. Okay, ganun yun eh. Sabihin, iwanan lang nila, i-set up lang nila yung lugar nila kasi yung mga nasakop na nila yun eh. Okay? Pero sasama sila dun nung mga children of Israel, Israel sasamahan nila yung mga kapatid nila na sumakop. So, patas pa rin. So, pero, nauna na yung sarili nilang kapakanan, di ba? Kaya ang point dito, reality of self-will, self-justification and compromise. Later, papayag din si Moses. So, reality rin yun. Ngayon, ganito. Mare, si... minsan nangyayari sa atin yan sa church, diba? Kaya, yung pastor, dapat mabilis mag-isip, tara mag-ani. So, mare, may ano dito, may kapatid tayong tinulungan. Pastor, tulungan nyo naman ako. Kailangan ko talaga ng...
Kung ano man yan, fill in the blank, nari, pera. Ilang tayo dito? Kung nari, 50 tayo dito. Eh, lahat naman tayo kailangan ng pera, di ba? Sino bang hindi? Pero yung isa, naisipan niya, lumapit. Nagkataon ng magaling din, na-persuaded. Tinulungan ngayon, ang tanong, tama ba yun? So, medyo gray area na yan. Di ba sa yung mali, tama, di ba? So, kaya sa ito, may compromise. Hindi masama yung minsan. Minsan masama. Kasi ang ideal dyan talaga, maghintay ka. Eh, nasa gera pa lang tayo, gusto mo hatian eh. Hindi maganda yan, di ba? Sino nag-ano dito dati, nagkakaroling? Kahit mga bata, ano na yan eh. Uy, uwi na ako, maghatian na tayo. Eh, lalo na pag sa trabaho, nako, pambira. Ang gulo niya, pag hindi naayos, hindi na manage. Kasi nagugulo yung ano. Pag hindi marunong, hindi pa matured yung mga trabaho doon. Amen? So, ganun din sa kanila, gera pinag-uusapan. Gusto nyo, kayo nang hatian na kayo. So, maganda naman dyan, may compromise na lang. Sige, sa inyo na yan. Pero, gawin nyo yung pinangako nyo, sumama kayo sa kanila. Yeah. So again, kaya sinasabi ko, may tama, may mali, may compromise. Ulitin ko lang ha, bago tayo pumunta dun sa mga dapat natin gawin about that. So number one, the reality of sin. So para tayo i-deal yung harsh reality and consequence of sin. Una, intindihan natin na totoo, reality, may kasalanan, may punishment din yan galing sa Diyos. Huwag nating kagagalitan ng Diyos dahil pinarusahan nyo kung sinong gusto niyang parusahan. Amen? Kaya sa panahon natin kayo, kahit alam nyo na may batas na gustong ipasa, ganyan, bawal na mamalo. Sinusubukan nila yan, pero of course, di papasa yan, pero somehow pumapasa yun. Nga, anak ko to, ako nakakala, mas mahal ko to kaysa sa'yo, huwag kang panggap dyan. Ang gobyerno, ganyan yan eh. Makagawa ng batas, walang magbasa kasi walang ginawa doon, kundi mo po. At may dahilan din yun, na ano ng demonyo kasi yung mga yan. So, what can I sabi yun? Nadistock ako sa Yakult. Yeah, so may punishment yan. So sabihin mo, ay, ang harsh naman ng tatay mo, pinapalo ka. Wag mo ano yung temptation na yun. Wala kang pakialam dun. Mas mahal niya yun, siya ang pinagkatiwala ng Diyos ng anak. Kailangan niyang paluin niya. Amen? Amen. Lalo ang Diyos. Pag inuubos ng Diyos yung kung ano man dyan, dahil sa kasalanan nila, reality yun. May reality ng sin, may reality punishment. Yun ang totoo, yun ang reality. And then, disobedience, may iba talaga hindi sumusunod sa Diyos. Huwag mo nang gayahin, pero intindihin mo rin. Anong maintindihan mo doon? Number four is, yung iba, inuuna yung sarili. And then number five, medyo hinalo-halo ko na self-will, self-justification, and compromise. Andiyan na yan. Okay, nagkain din na tayo? Anong gagawin natin ngayon? So, dito sa chapters 31 and 32, may mga points dito na makikita natin. Meron pa rin tayong pwedeng gawin. Amen? Amen. Meron. At ang nangyari sa kanila dito nga, noong una, ang Diyos mismo nagsabi kay Moses, and sinabi ni Moses, alam, ito gawin natin na, ubusin natin itong Midianites. Doon hindi agad-agad nangyari lahat yun eh. But later nangyari sila. Pero ano yung mga things that will help us do well in this? Okay, merong kasalanan, may judgment. Ano yung mga bagay na tutulong na lang sa atin para tayo anuman ay ma-deal natin to ng properly. Amen? So number one, kita naman natin sa 31, the Lord. Okay? So number one, the Lord's guidance. Yan dapat. Nakikin sabi kay Joshua, no? Ikaw ang highlight natin dito, Joshua. Kasi nag-iisip na rin kasi kayo eh. Lahat naman kayo, yan, si Lance, si Chris, Stephen, sino yung mga ito? Si Eji. Si Adam. Men, kayo mag-decide sa sarili nyo. Buhay nyo yan. Parang nung isang, kailan ba yun? Ito, isa dito po. Yung mga taga Doña Pepeng. Siya kahit dun sa Alahala, mga taga Libis. Kasi may pastora kasi daw dun na doon sa mga atin. So, sinasabihan na, kahit di sila naligtas doon sa church nila, uy, dito lang kayo. Kaya ang hirap, mag-aakay ng kaluluwa. Amen? Pero, hayaan mo ang Diyos mag-guide sa'yo. Tanong mo lagi, Lord, eh, dito na ako sanay kay pastora na ako. 10 years na ako kay pastora. Nakahayaan mo umalis.
Okay, mali sila, pero anong gusto ng Diyos? Huwag ganun. Manatili ka sa mali. Yun ang tanong mo, hindi yung, ay, magagalit sa akin. Andun yung friends ko eh. Parang yung dating dito, umalis, di ba? Yung pumunta dito, umalis. Hindi sila nakatagal dito kasi yung friends ko, andun eh, yung friends. So, ano tayo po? Kantahan lang tayo doon, nasarap doon, dito, puro preaching, isang oras. Mga 30 minutes pa lang ako. Hindi nakatagal, yung babae. Yung lalaki, gustong gusto eh, kaso mahina yung lalaki. Wala. Reality. So, pero pag ang Diyos ang nagagabay sa'yo, yung mahirap na desisyon na yan, matala dito, anong gagawin natin? Dito na lang tayo. Asya naman sila dun. Alam nyo, gano'ng kalaki yun? Kahit 6, ano, ilan, sabi natin 6 million yung Israel. Kasya na sila dun eh. Yun yung kailangan tumawid. Sabi natin, Midianites, dito din pala yan. So anyway, magbibigyan natin Midianites. Hindi. Sinabi ng Diyos, gawin mo. Nakakabuti sa atin pare-pareho yan. So bandang huli, pero number one na pala, ano yung magagabay sa atin? Sorry, anong nakakatulong sa atin? Number one, the Lord's guidance. Pag ang Diyos ang nag-guide, hindi mahirap, tapos agad eh. Ano ba sinabi ng Diyos? O, yun ang tama. Amen? Amen. Kaya debate sa bakla, ay, kawawa naman sila, tao din sila eh. Ano ba sinabi ng Diyos? Eh, kahit mga Baptist pastor dyan, hirap na hirap. Eh, tao din, may kilala nga akong ano eh, dati siyang ano ngayon. Sigurado ka, ang galing ng mga actor na mga yan eh. Madali na mag-act na kunwari kayo. Ano ka na? Kasi nga, gusto mong tanggapin ka eh. Hindi ka ba mag-act ng ano, kung anong gusto nila, in-expect nila siya. Gagawin mo yun, parang Judas. Wala na si Judas, di ba? So, lahat ng inak ni Judas, yung 11 other apostles, uy, kasama natin si Judas. Judas pala. Kaya mag-iingat. Okay? Kaya ang guidance ng Diyos, number one, ang pag may mga mahirap na ganito, harsh reality, hayaan mo Diyos, ano masabi ng Diyos? Ganun lagi ang tanong. Amen? Unless sa palagay mo, mas magaling ka pa sa Diyos. At marami rin ganyan. Kaya nga maraming version ng Bible eh. Ba't papalitan yung Bible? I-update ko kasi parang mali eh. Paano mo nalaman yun? Ha? Oh, nagmarunong ka na. So sa ating ganyan, alam ko, kahit nakikita ko na yung mga mawawala dito, ayun yun, yung mga magmamarunong. Sabi, eh, si Pastor Reyes, ganyan lang. Eh, sige, ako lang nagsabi noon. Ano sabi dito? Wala kang lusot dyan. Kasi ako, alam ko na, mahirap din minsan sumunod sa Bible eh, sa Diyos. Pero na, pinagpasyahan ko na yun eh. Gawin ko. Hindi ako marunong pa sa Diyos. Amen? Amen. Eh, number one, hayaan mo ang Diyos ang mag-guide sa'yo. Pwede ka na magtanong, hindi ko sabing sumunod ka lang parang robot eh. Magtanong ka din, alam yung, isip ka rin. Kaya ka may utak eh. Amen? Okay, number two, paano pa natin, paano makakatulong sa atin sa mga ganitong harsh reality, especially mga consequence ng kasalanan na minsan nagiging ano yan, komplikado eh. Ano, number four, ano pa yung makikita natin dito? Andyan si Moses. Amen? Kung ano yung sinabi ng Diyos, ginawa ni Moses. Eh pinatay na nga ni yung mga lalaki. Kung si Moses lang, compromiser din, okay na yan, Lord, okay na yan. Palagpasin na natin itong mga to. Matanda si, mamatay na si Moses dito eh. Ibang gabay, the way, ganyan din yung iba, di ba? Anak, matanda na ako, napakailaman. Matay na rin ako eh, di ba? Ang kausap ko kahapon, ganun ang tema eh, matanda na ako. Kaya nga lalo ka, dapat maligtas ka na ngayon na. Hindi ko ginanon ha, pero halos pinapagalitang filosofo. Matanda na, filosofo pa sabi. Tawa pa ng tawa. Anyway. So number one, anong magtutulong sa atin ng Panginoon, ang guidance especially ng Panginoon, nakita natin yung dinirect. Pangalawa, strong and godly leadership. Hindi mo pwede i-deny. May mga mayabang po ngayon. Sa Diyos lang ako susunod. Sa tao, hindi. Kaya, pastor, huwag kang muna dyan. Ha? Ako sumusunod ako sa Diyos. Eh. Huwag mong sabihin ng ano. Tama ba yun? Eh, sumusunod na nga sa Diyos eh. Paano mo sa'yo sumusunod ka sa Diyos? Hindi ka sumusunod sa tao ng Diyos.
Sa Bible, laging ganun. Diyos, yung lingkod niya, and then yung ibang tao. E di lingkod din ako ng Diyos. O di sige, tingnan natin. Kung nakikita natin na hindi mo alam yung Bible, parang mo nasabing naglilingkod ka sa Diyos, hindi sarili mo. Binibigyan mo lang excuse yun na sa sumusunod ka sa Diyos. Diba? So kaya nakatulong talaga sa kanila dito, andun si Moses. Kung wala si Moses doon na talagang pinaloob niya yung utos, okay, nagkaroon ng sumunod, pero hindi, di ba? Sumunod, pero hindi kompleto yung pagsunod. And then mamaya naman, sa 32, yung sa God, Ruben, and ano nga, di ba? Kung wala si Moses doon, wala na. Natanggapin natin, sabi yung madalas kinukot si ano, sa preaching nga, yung sabi na doon is, everything falls, rises and falls on leadership. Ulitin ko ha, everything rises and falls on leadership. Sa Tagalog daw, kung walang leader na maayos, walang mangyayari sa kalahatan. Pero pag may isa, dalawang leader, basta may leadership na maayos, aayos yung buo niyan. Napaka-importante niya, kaya lagi nating ini-emphasize dito mga lalaki, matuto kayong mag-lead kahit mga babae sa tama lang na role. Amen? Importante yun. Alam niyo yun, lahat sa mga churches, observe niyo kahit sa mga churches, mga kumpanya, ganun at ganun. Laging naka-attach yung pangalan ng leader sa organization. Ngayon, kahit anong organization ba yan, pero tatanong pa rin eh. Katulad nga, yung Boeing ngayon, nagkakaroon ng controversy, nagbagsak daw sila, kasi nagkaroon ng changes ng management eh. Ganun niya, pag nagkaroon ng change ng management, iba naman, pag nakita niyo ba yung mga restaurant na nilalagay nila, change of management. Alam niyo ba yan? Nakikita niyo ba yan? Nilalagay nila yan kasi alam din ng mga tao, naku, hindi maayos yung restaurant na yan. Hindi na ako babalik dyan. Eh, kaso nilagay nila, change of management. Ibig sabihin, ay, baka okay na yan. Subukan ulit natin. Kasi kung sino yung leader, yun lang nangyayari. Okay, so nakita natin si Moses, alam naman natin, strong, godly leader, kaya natulungan yung buong Israel. Okay, last. Hindi, 36 minutes pa lang pala ako eh. Okay, patagalin natin dito. 32, chapter 30. Ano yung napansin nyo dito? Ito po yung kwento dito na, yun nga, yung Reuben, God, tsaka yung Manasseh. Dito yung dalawa lang pala yung binanggit eh, no? Siguro sinabi yung Manasseh later na, nung naki-ride na rin. Pero, anong nangyari dito? Kinausap nga si Moses. Pero mapansin nyo dito, yan, so, simula 6 hanggang napakahaba. Dito. Yan. Pero dito nagkwento pa si Moses eh. Dapat siya nagkwento dito. Sino dito ang ano? Kunwari, nga si DM ay gusto umalis, kunwari gano'n. Kunwari lang, kasi gusto ko sa ano, gusto kong maging leader. May nag-invite sa akin sa CCF, sa Victory. Magaling daw akong leader, may potential daw ako. Kaya gusto pwede ba, ano? Okay lang ba yun? May pigilan mo ba ako? Gusto ko doon, i-win ko sila. Tuturuan ko sila ng King James, ng soul winning. Malay mo, pastor. Sa palagi yung gawin ko ay DM. Hindi basta-basta yun, di ba? Masakit yun pag umalis siya. Ako naman, hindi ko na siya pwede pigilan. Ano, paano yun? Ganun, kukwentuhan mo muna si DM. Alam mo ba, DM? Ganito yan. Ganito yung story ng Baptist, ganito yung story ng CCF, ng Victory. So minsan, kailangan mong kwentuhan yung tao para siya na mismo yung balikan niya. Yung mga hindi mo mahirap sabihin ng direkta ba? Pag kinukwento mo na yung reality, siya na yung nag-iisip, oo nga, oo. Kaya nung ginawa ni Moses dito, ganito eh. Nag-umpisa siya sa... So una, dinerecho rin niya. Ano? Dito na lang kayo, tapos yung kapatid nyo, sila yung... Iiwanan nyo sila.
Madi-discourage yung mga yan. Kaya sabi dito, pwede ito rin siya nagkwento simula at 8. Kaya anong ginawa ng mga tatay nyo? Sinend kayo doon, and then pumunta kayo sa ganyan. Then nagalit sa kanila, ang Diyos. Tapos, pinatay lang naman yung mga to, di ba? So, pinaalala niya na yung minsan yung kasalanan mo, kala mo, ganun lang. Kasi kung alam niyo yung kwento, malapit na sila doon sa place. Tapos yung 10 spies na takot, sabi nyo, hindi natin kaya yan. Eh, sinabi na nga ng Diyos, pinangako na nga ng Diyos eh. Parang yan, pag nag-solve yun yung kahapon, di ba? Ano ka na ng Diyos, Lance? Parang hindi, kasi may kasalanan pa. Sabi nung example ko lang, yan yung madalas na objection. Hindi nila matanggap na anak sila ng Diyos, kahit yun ang pangako ng Diyos. Kasi parang ano, pinapaalala ni Satanas sa kanya, huy, hindi ka anak ng Diyos, anak ng Diyos, langit eh. So, ikaw, ganyan ka, ganyan. So yun na gusto sabihin doon is, nag-rebelde sila, yan ang ginagamit na term dyan. Kasi paulit-ulit yung kwento na ito, pinapaulit-ulit ng kahit sa Psalms, di ba? Kahit sa Hebrews. Yung ginawang rebellion ng 10 spies na pinangako na sa kanila yung promised land, kaya nga promised land eh. Ay, naku, hindi natin kaya. Kaya pinatay lang naman sila ng Diyos. So nire-rehearse ni Moses sa ano nila, hoy, huwag kayong magkakasala ng ganyang magnitude, ha? Matindi yan, iiwanan may iba. Naalala niyo ba iba? Pinatay ng Diyos yan. Kasi ito yung example naman, si Caleb tsaka si Joshua. So ang ibig sabihin niya, parang ito yung dapat natin gayahin. So ayun, so ang ginawa ng iba, bukod sa pinatay yung 20 years above, yung iba naman pinaikot-ikot. So gusto mo ba pinapaikot-ikot ka? Parang yan, pag soul winning, yan ang sinasabi ko sa kanila eh. Ilang taong ka doon sa CCF? 5 years, naligtas ka? Hindi. Pinaikot-ikot ka lang doon. Praise the Lord, praise the Lord. Kailan kaya maliligtas? Eh, bahala ka. Si Soriano, ganun din. Doktrina. Ligtas ba kayo? Eh, hindi mo, ano mo. Pinaiikot-ikot tayo ng ibang church eh. Kawawang mga nila lang. Kawawang mga naloko nila. So, pero yun ay punishment ng Diyos. Yun ang gusto kong sabihin doon. Kaya pinapaalala ni Moses kay Reuben and God, hoy, ganito ang Diyos. Mag-iingat ka dyan. Huwag magsisikreto sa Diyos. Huwag kang mag-iisip ng para sarili mo lang. Amen? Amen. Ano pa? Yan, so parang ito kasi mga bagong tao na to yun. Ito yung mga below 20 years old na dati nung panahon ni nung 12 spies. So syempre, pinamatay na nga after 40 years. Lumaki na ngayon mga dating 19 years old. Ilan na yun after 40 years? Ha? 59 na, di ba? Sila na yon. Kaya dapat na-observe nyo na yun. Kinuwento naman actually sa kanila yun eh. Yun ang magaling kay Moses eh. Daw wala pa tayo si Deuteronomy. Pero still, alam nila yon, okay? So ang gusto kong, ba't kinakwento na napaka haba at alam naman nila to? Mamaya yung point natin. Yan, so yun na yun. So kaya later, yan na, may nagsalita na yung Rubenites. But anyway, ang point natin dyan, ano yung makakatulong sa atin para ma-deal natin yung mga reality and consequence of sin? Bukod sa guidance ng Panginoon, strong and godly leadership, kailangan natin ng knowledge and learning of our current state in history. Sa Tagalog, dapat maintindihan kung nasaan ka na. Katulad ni, kuna, isang po ni DM. Ano sabihin ko sa, kung nari ay siya aalis. At gusto niya kasi malaki daw bigayan doon eh. Si Ed. Okay, alam niyo na. Oh, ganun niyo. Eh, kung nakangarap si ano, total, magaling akong magpakanta dito. Ilang taon nagpapakanta sa Discerning Word Baptist Church. Ah, pwede ako. Kasi dito, hindi ako mayaman. Yeah. Gawin ko idea, huwag hindi yan, bad. Ngayon na nga, di ba? Kinento ko na. Okay? So, kaya, dapat alam mo. At alamin mo yung current state mo. Nga, Brad, ngayon, ganito ka. Okay? Baptist ka. Naturuan ka na. Dati, pinulot ka sa... Pero ba, ganun siya, di ba? Pinulot ka sa ganyan. Tapos, andito ka na ngayon. Hindi, spiritually speaking, amen? Na-highlight tala si Bad. Tapos lilipat ka doon dahil lang
sa personal mong ano, yan. So yun ang number 3 natin, para ma-deal natin yan, kailangan alam mo, pag pastor ka, dapat alam mo yung, kilala mo yung tao. Kilala mo, alam mo na yung Bible. Ano sasabihin mo dyan? Please stay here, kailangan kita dito. Natay ka na. E paano kung ganun ginawa ni Moses? Kay God and Reuben. Kailangan ka namin dun. Ako, mahinang leader si Moses. At babastusin niya ng mga yan. Last, di ba, nag-rebelde nga yan mga yan eh. Kaya ang hirap maging leader. Marunong ka dapat. Alam mo how to deal with problems, discouragement, yung mga desisyon ng mga ano mo, di ba, yung mga influences sa kanila. Dapat nakikita mo pala, isang tingin mo palang. Malilate na yan, nag-absent na yan, dapat alam mo na yun. Kaya nakita ni Moses yung kaya una palang pinagalitan sila. Ano? Di-discourage yung kapatid mo, magawin niyo yan. Yan. Galing ni Moses, amen? Amen. Kaya dapat alam mo, knowledge, kung walang knowledge learning si ano dito, wala. At kilala rin niya yung mga Gadites at saka Reubenites. Yun ang magaling kay Moses. Kaya direkta niya ang binigyan sila ng aral. Okay, ulitin ko ha. Things that are that will help us to do well in this, itong consequence ng sin, tsaka reality of sin. Number one, the Lord's guidance. Number two, strong and godly leadership. Number three, knowledge and learning of our current state, kung nasan tayo ngayon, at yung history natin, paano tayo nakarating dun. Dahil pag alam mo yan, ikaw na gusto mag-evaluate sa sarili ko, at ako pag nag-iisip kami, lipat kaya ako ng trabaho ng kumpanya, yan, ano, dalas yan. Diba? Diba, dati nag-iisip ng ano, business, anong trabaho, yan ang mga problema ng mga adult. Hindi madali yan. Kayo, pasan nyo lang yung exam. Wala nyo, pinapausahan na kayo. So dito, sabihin ko na, may time pa naman tayo, 46 minutes pa lang. Alam nyo ba yung mga bansa-bansa, kahit sa Pilipinas, sa US, may mga gustong humiwalay doon sa US. Nabalitaan nyo ba yung California, kasi maunlad, Texas, palibasa, nasa south naman sila. Maraming Mexicano sa Texas. Sabi nila, may iba tayong identity, may walay na tayo sa US. E kung ikaw yung management ng US, siyempre importante na, di ba, sa Pilipinas naman, anong gusto kong iwalay? Mindanao. Hindi na pilaya na, di ba, yung Pilipinas parang nakaupong ano, hindi magmumukha tayong ewan naman. Saka matagal na yun, kaya dapat alamin mo yung history and current state. Para hindi magkagulo-gulo. Naintindihan ba? Kahit mahirap pa yan, kahit consequence, ayan pala, ayan. Huwag akong makalimutan. Pinag-usapan dito, kasalanan eh, di ba? Kaya, ayan na pagdi-deal mo yung kasalanan. So, anong gagawin? Paalala mo, hindi mo konsensya, pero parang ganun eh, kasama yun eh. Kaya mag-Lord's Supper tayo. Mamaya ako, konsensyahin na naman kayo. Kung may konsensya kayo, dapat lang. Kasi, banal na gawain yan. Amen? Kaya, ginawa ni Moses dito, yun nga, andito kayo ngayon, pambihira kayo. Pinangako ng Diyos yan, sama-sama kayo dati, sa hirap ganaw, kasi iwanan nyo. So, pinaalala niya lang. Okay? So, tapusin ko na doon. Number 4. Kaya yung pinaka-text natin dito, ito yung lagi kinukot. Kaya, kapala niya, kung na, alis si Brad, kung sino man. Stephen. Gusto ko na ng cellphone. Well, alam naman ano iniwasan dyan, sa cellphone, di ba? So, sige. Ayan, cellphone. But be sure your sin will find you out. Yan, madalas kinukote yan. Anong sabihin nun? Sabi ni Moses, sige, gawin nyo yan, pero, kasi ang ginawa ni Moses dito, pumayag na siya. Kasi nangako na yung God and Reuben na, yes, gusto namin to, pero, iwanan lang namin yung kampo dito, pero, susugod din kami. Tutulungan namin yung mga kapatid namin Israel. Kaso alam nyo, mamatay si Moses dito. Eh, nagkasundo sila, may ganun kasunduan nila, pwedeng sumira ngayon sa kasunduan itong mga to. Pag wala na si Moses, ganun po yan eh. Ganun po yan kahit nangyayari yan, kahit saan. Kunwari, usapan ng kakapatid, kunwari, pag namatay si nanay, tatay, pag hatian natin yung bahay, hatiin natin sa gitna, ano man yan, benta natin, hati-hatiin natin, maraming, namatay na si nanay, tatay, nako, pagulo na yan. Kahit sa management, administration, ganyan yan, ang hirap yan. Kaya alam ni Moses yun eh. Kaya sabi niya, ito na lang iniwanan sa kanila at iniiwanan ko sa inyo ngayon. Diba? Katulad niya, mag nasa school na kayo, alam ko ba ginagawa nyo?
Sabi ko, huwag kayong makikinig sa worldly song, huwag kayong mag-TikTok, huwag kayong kaibigan sa bakla, marami yan eh. Nagmumura, ano ba? Mag-aral kayo, kaya ko ba kayong subaybayan doon? No? Saan ang school mo, Joshua? O, sige, punta, samahan kita dyan ha. Tingnan ko nga kung nag-aaral si Joshua. Hindi ko kayang gawin yun. Si Moses hindi rin. Kaya sabi niya dito, so sinabi niya yung dapat nilang gawin at nangako naman sila. Siya nilang nagsabi nun na tutulungan nilang kapatid niya. Kaya sabi ni bandang huli, sabi ni Moses, o gawin niyo yan lahat ha. Okay yan, sige. Pero pag hindi mo ginawa yan, but if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord. Nilinaw niya, pag hindi mo tinupad, pangako mo, kasalanan yun. Katatapos ko lang sa 2 Samuel. Kaya isa sa mga nag-ano sa akin doon, yung Gibeonites nga, kasi pineste ng Diyos yung kaharian ni David. Okay na sila eh. Kasi ba't may peste? Sabi ng Diyos, si Saul kasi pinatay yung Gibeonites. Ang kasunduan nila si Gibeonites ni Joshua, kahit hindi yan Israel, hindi nila mapatayin. Nangako sila. Walang siraan yun pag ganun. Eh sumira si Saul. Pinatay niya yung di niya dapat patayin. Kaya pinipesa siya. Kaya bad na muli, yung 7 sons ni Saul pinatay din. Okay? So gusto ko sabihin diyan, pag nangako ka, huwag mong sisira. Kaya sinabi ni Moses sa kanila, sa God and Reuben, pangako niya yun ngayon, huwag kayong sisira dyan. Pag hindi kayo, pag sumira, kasalanan yan. Sa Diyos. Hindi sa akin kasi mamatay si Moses eh. At kasalanan din nila sa mga kapatid nilang Israelite, pero lalo sa Diyos. Kaya ang sabi niya, be sure your sin will find you out. Sa Tagalog, literal muna, siguraduhin nyo yung kasalanan nyo, hahanapin kayo. At matatagpuan kayo, yung nagsabihin nun. So, anong sabihin nun? Yung sabihin, dapat alam mo pag nagkasala ka, iayos mo yung sarili mo. Kahit wala na nakakaalam. Usapan namin to dati, pero wala na nakakaalam eh. Eh still, yun ang usapan nyo eh. Pinapaalalanan sila. Kaya ngayon sa ating Lord's Supper, alam nyo, ano ba yung ano natin sa Panginoon? Again, hindi ko naman kayo masubaybayan. Ako din, hindi nyo masub na yan. So, ano gagawin natin? Sa Diyos tayo, makipag covenant, and then, tuparin natin. Ngayon yung kasalanan, iwasan, at yung dapat tuparin, tuparin. Okay? Kaya number 4 and last, ano yung mga dapat natin gawin? The Lord, ano yung makakatulong sa atin? Of course, ang Panginoon, pag ginagay tayo, pangalawa, pag maayos ang leadership, strong and godly leadership, pangatlo, knowledge, okay? Knowledge and learning of our current state spiritually, at makakatulong din po yung literal nating state. Amen? Okay, alam mo naman, broken family kayo, may mga mangyayari sa inyo yan, may epekto sa inyo yan. Dapat lalo kayong lumapit sa Diyos, alam nyo ba yun? Nag-usapan namin kanina ni Kuya EJ. Salamat nga si Kuya EJ, napakabait, di ba? Tingnan si Kuya EJ. Parang maamong ewan, di ba? Eh dati umiiwas yan sa amin eh. Buti na lang, takot kaya ilen-len pala na si Len. Hindi, joke lang. Joke lang man. So, kinasabi yun kasi walang makaka-ano sa'yo, laki pa naman ito, di ba? Kung gusto mo mabahay niyan, walang magawa si Lenlen, amen? Ay, nakakalungkot, di ba? Si Kuya Jun, may pwedeng gawin sa'yo. So, kaya number 4, para matulungan tayo, dahil alam natin yung Bible, alam natin yung history ng bawat isa, yung ating history, and current state, then last is sensitivity to unwritten law, or conscience. Amen? Tapos na yung patay na si Moses. Sino magsasabi sa God and Reuben na tulungan pa yung ano nila? Kung ayaw na nila, may sarili na silang kampo eh. Wala na, yung konsensya na lang nila, yung pangako nila sa Diyos. So ganyan tayo dapat ngayon. Amen? Kasi pag hindi na natin pinansin yung ating konsensya at ang salita ng Diyos, yung bulong ng Holy Spirit, hindi na lang bulong, sigaw. Amen? Amen. Dito sa church natin, hindi lang talagang kaya minsan masama ang loob ko pag ano eh. Alam nyo naman yung pinag-usapan natin, yung finish dito, tapos parang baliwala sa'yo. Huwag mag-boyfriend, so what? Hindi, nang uso eh. Ayos ka. Sama ng loob, no? So, ikaw na yung maging sensitive. Amen. Hindi lahat ng batas dito isusulat natin sa bato. Amen?
Hindi kailangan palalahanan. Salamat yung ano, consistent na tayo sa ano, di ba? Kahit sinasabi ko pa rin, no? Sunduin ko kayo, gantong oras. Alam na yon, no? Wala nang pahantay. Kasi alam nyo naman, di ba? May naiwanan dito last time, di ba? Simpod, ganyan niya. Kasi nga, minsan kailangan nila pahinga, nagataba ako yung Monday to Friday. Amen? Kaya ako ganun, tulog ako nun, kapahinga ako. At least sinihiga ko yung aking, ano, aking likod, tsaka, ano, magpe-preach ka pa eh, magna-drive ka ulit. Huwag na yung pahantay, amen? Ganun din sa linggo, pwede ba? So, huwag na yung kapahintay, pambira. Kaya minsan iniisip ko, pambira, sulitin itong mga to. Ako, hindi ko nasundo, hindi ako nasundo ni Pastor Lito. Ang Mateo, Bads, attend ka, sunduin kita. Put, put! Basta wait lang, nailigo pa ako eh. Naku! Kahit maliit yun, may nasabihan din yung driver niya. May driver siya, tinulungan na nga lang niya. Kasi hindi nag-ayos ng pag-aaral. Kaya, sabi niya, pambihira ka, mayroon akong lakad. Ikaw, yung driver ang hihintay itong ano. Tama ba? Saan na asar si Pastor Lip? Anyway, nasa na tayo? Yan. So, dapat sensitive ka. Hindi lahat ng batas susulat ko, ha? Okay, ganito. Gawin natin, ha? Huwag kang late. Okay, huwag kang magmumura. Huwag kang makikinig na, ano, huwag kang kaibigan ng bakla. Sinabi na yun, paulit-ulit na nga, eh. So, maging sensitive tayo dyan. And then, ano magawa natin? Yung mga harsh reality na nakikita sa mundo, hindi magiging masyadong problema yan. Gusto ko sabihin. May dealing with harsh reality and consequences of sin, mahirap yan minsan. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo, pero yan, pag yung mga kasama na naghiwalay, tapos minsan yung mga bata daw, alam nyo ba yung mga bata na pag iniwanan ng magulang, ganyan, minsan ang hirap i-deal yan. No? Sa biyaya na ng Diyos, yung iba okay naman. Pero iba talaga apektado yan. Talagang ano, ang hirap kausapin, yan. So again, kung ganun ang marami tayong ano, hindi nyo lang ding alam, may mga pastor, marami din kayong dinadala. Huwag nyo sabihin na ano, na kayo lang. Amen? 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 Amen na kayo, patapos na. Ang title natin, Dealing with Harsh Reality of Consequence of Sin. Point na yung mga realities, reality of sin, reality of punishment of sin, disobedience to God's commandment, preferring self to others, and then self-will, self-justification, and compromise, and dyan sa mundo yan. Hindi lang nangyari sa dalawang chapter na to. Mangyari sa inyo, pero magpagay tayo sa Diyos, maging leader tayo. Kung di ka leader, maghanap ka ng maayos-ayos na leader. Makita mo naman yan eh. Huwag mong aalisan. Aalis ka, maayos nga yun eh. Sabi nila, ano daw yan? Ano? Rare. Rare, totoo po yan. Dati ako na, OAN din ako dun. Alam nyo, mga pastor, regalo yan ng Diyos. Ganun yung sinasabi nila. Ako naman, woo. Dami-dami pastor eh. Ngayon na-realize ko, dahil peke, ang hirap, compromises, at talagang pasalamat ako, buti, napunta ka dyan. Hindi basta-basta yan. Yung iba doon, nagpa-praise, yung ano, yung kay pastor, yung kay pastora ka mapunta. Ang hirap doon, basta makakalis yung mga yun din. Kasi ang gagaling magpakaibigan nun eh. Dinaan namin doon sa, ano, tuwa pa sa, oh sister, pastora, alis na kami. Next week ulit, dyan kami ulit. Kahit hindi naligtas doon. Hirap. And then, mag-ipon tayo ng knowledge kasi makakatulong yan. Minsan kahit, salamat si Ibad, napakinggan mo mag-soul winning kahapon. So yan, nakaka-develop ka ng sarili mong style eh. Amen? Hindi mo kailangan gayahin yung, hindi ka parot. Amen? Magkakaroon tayo ng ganyang preaching. Parot ka ba? Wala pa eh. Pero dapat kasi alam mo. Alam mo to, alam mo yung sarili mo, kilala mo ang Diyos. Magagabayan ka niya kahit magbago-bago pa yung sitwasyon mo. Ganyan po yung kasalanan kasi ganyan yun eh. Nagkakaroon ng problema dahil sa kasalanan, then minsan kagulo na yan. Pero pag alam yung Bible, para kami mapa, may compass ka pa. Hindi ka maliligaw. GPS pa. Nakalagpas ako eh. O sige, dito ka mag-U-turn. Alam problema. Okay, medyo na lumayo ka lang ng konti, ito makakabalik ka. Kung alam mo yung Bible.
ligtas ka, alam mo yung Bible, nasa church ka maayos, okay ka. And then last, sensitive ka dapat sa unwritten law, konsensya mo. Amen? Amen. Pag alam mo man lolo, alam mo pag, pag nalaman ito, magagalit sila. Tigilan mo na, amen? Amen. Kaya natiwalag yung iba eh. Amen? Amen. Huwag kayong kapatiwalag, lagi kayong pinag-uusapan, gusto niyo. Wala, yan ang gagawin ko. Okay, sige, hindi natin pinagtatawanan, pero parang ganun. Kasi nga, wala eh. Consequence yun ng kasalanan. Amen? So, pag-try natin, by the way, balitaan nyo ako, balak bumalik ha. Pero so far, walang balita eh. Siguro, masaya sila dun. Wala sila. Amen? Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa Bible quiz, Panginoon, na yes, mahirap. But the more na inaaral namin ito, chinatsaga namin, nagkakaroon kami ng overview sa inyong salita, judgment nyo, Lord, even mga bakit inisa-isa pa yung bilang nila, magkakaroon kami ng overview, Panginoon, kung gaano karami yung nakuha nila doon, anong kinalaman nung nakuha nila, kasi maraming tao, mayaman pala itong mga to, minsan, pag sila'y binanish mo, Panginoon, kami, meron kami din. At kaya hindi kami dahil magmadali, hindi kami magnakaw, pero still, diyan po yung blessing pag kami sumunod sa inyo. Hindi kami maawa sa hindi dapat kaawaan. Sa mga dapat maawa kami, tulad ganun sa chapter 32 naman, maawa kami sa mga kapatid namin. Madi-discourage sila pag kami ay mahina, hindi tumutulong. Ano naman yung Panginoon. So, tulungan yung bawat isa. Again, salamat sa mga bagong dagdag. I pray, magpatuloy yung bawat isa. Si Lance, si Chris, first lahat tayo dito. Mahalin namin yung salita. Si Balo, si Adam, Panginoon, lalaan nyo din. Kailangan niyo pa aming anniversary, mga activities, Panginoon, maging success ito, Lord, again. Para sa inyong kalulatian, kayo magpuri, maraming pamaligtas, mga disciple, at lumakas, magpuri sa inyo, Panginoon. Lalaan niyo din po, Lord, ang sila Lance nga pala, may yung maganda siyang additional doon, Panginoon, tapat. Maging blessing, Panginoon. Maging blessing din kami sa kanya, si Chris. Lamang po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.